Sa lahat ng mga viewers, magandang araw po. Meron lang tayong iti-test. Nai-unbox ko na yan. Ito yung lalagyan niya. Titest lang na lang natin yung mga dumating na package. So, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna natin yung mga nagpapa-shoutout sa atin. May mga channel to. Si shoutout tayo Mr. Nestor Carlos, King JTV, tsaka sa kasamahan natin na Workshop Fix. At tsaka dito nga pala sa grupo natin, yung Electronics Technician International, shoutout sa lahat ng mga 13,000 members, tsaka sa creator natin, si Mujajus Technique, sa admin, Makoy Tech PH, Marco Francis 713 Mix Blog, Alex Bautista, Difficulty in Electronics, at may mga channel o iyan lahat. Tsaka sa patuloy na sumusuporta natin itong tao na to, ay wala namang YouTube channel to. Napakabait nito. Halos, hindi ko na mabilang yung mga tinutulungan nila na kapwa-technician na talagang sa panahon na to ay walang-wala. At patuloy pa rin siyang nagpapadala, namimigay doon sa mga nagpapaabot ng kanyang mga tulong doon sa yung mga kapwa natin talaga nahirap sa panahon ito. So, hindi lang to basta-basta gumastos ng mga gamit na pinamimigay niya. Gastos din sa pagpapadala dahil hindi ito dito sa Pilipinas, galing ito sa ibang bansa. At sir, maraming salamat sa iyo at saludo ho ako sa mga ginagawa mo. At maraming salamat sa mga tulong na pinamimigay mo sa kapwa-technician natin. Sir, maraming salamat. Sir Tony Pagyo. So, maraming salamat at God bless sa iyo. At saka sa kasamahan nating technician din na isa pang napakabait din, napakagrabe mamigay din ng tulong sa mga kasamahan din natin. Dalawin natin yung channel niya, yung Quariel TV. Napakabait ito ng taong to. At kahit nasa ibang bansa siya at ngayon ay nasa Pilipinas na at patuloy pa rin yung tulong na pinamimigay niya. So maraming salamat at sa lahat ng mga at supporters natin, mga subscribers, yung mga binanggit ko mga tao, suportahan din natin yan dahil grabe yung mga tao na tutumulong sa mga kapwa natin na naghihirap. So ito, mag-umpisa na tayo. Titingnan natin yung mga dumating na package kung gumagana ba siya. Ayan. So, nabuksan na natin yan. Ang nakita natin dito ay yung kanyang balot. Wala man lang siyang protection sa loob. Wala man siyang bubble wrap. Walang foam. O kaya man lang isang box. So, ito lang yung kanyang lalagyan. So, ang nangyayari ngayon, tingnan nyo, tupi-tupi. Ayan. Tapos, hindi ko alam kung basura ba talaga ito pinadala sa atin. Yung isa lang yung merong, oh, ayan. Tapos, dito wala. Tingnan nyo naman yung hitsura. Ayan siya. Sa susunod na vlog natin, sa shoutout natin yung sealer nito. Pero yung lahat ng order na in-item, item na in-order natin, kompleto siya. Walang kulang. Ayan. Okay. Tapos tingnan nyo naman natin yung isa. Ayan, tuping-tupi na. Okay, so ang gagawin natin ngayon, titest natin isa-isa kung gumagana. Uunahin muna natin tong tatlong maliliit na to. So sa mga hindi pa nakakaalam at nakakilala kung ano to, ito yung inatawag na step-up converter, DC-DC. So ang gamit nito, isasaksak mo lang to sa yung inatawag na power bank 5 volts tapos magkakaroon na siya ng output dito na 12 volts. So binili ko to dahil nga tag-ulan na ngayon dito sa Pinas tapos medyo madalas na yung pagpasok ng bagyo at hindi maiwasang magkaka-brown out. Tapos may mga nag-aaral tayong mga estudyante, nagre-research time to time. So, kailangang naka-on lagi yung ating internet connection. So, ito yung
gagamitin natin para magiging supply dito sa ating modem. So itong dulo na to, sasaksak lang natin dito. Yan, tapos ito naman yung sa power bank. Yan, so ganun lang. Na kahit na burn out siya, kapag may power bank ka, tuloy-tuloy pa rin yung operation ng ating internet connection. So ayan, dalawa yung binili, at tatlo yung binili ko para dito sa isang globe namin, sa isang PLDT, tapos ito naman yung isa spare in case kung may bibigay dito sa dalawa na to na gagamitin natin. Okay? So i-test natin kung gumagana. Ayan siya. Lipat natin. So, ayan, gumagana. Number one, gumagana. Number two. Gumagana din. Number 3. Pareho, gumagana. So, yung tatlo ay okay, wala namang problema. Itabi na natin itong tatlo, gumagana. Ngayon, isunod naman natin ito. Yung USB hub. Sinadya ko itong bumili ng ganito dahil nga ano din. Yung mga nag-aaral, kailangan may naka-monitor na ilang cellphone, dalawang cellphone, tapos meron pang mga USB na sinasaksak. So, para hindi na magiging sala-salabat dun sa study table nila, magiging maaliwala. So, bumili tayo ng ganito. Ayan, tapos sasaksak na lang natin sa desktop or sa laptop o sa malaking power supply source. Tapos, dito na lang tayo magcha-charge. O kaya magpa-plug ng ating mga USB, mga flash memory dito. So, itatry natin kung gagana. So, ayan, umiilaw. Umiilaw lahat. Ayan. Nakikita nyo kulay blue. Ngayon, tatry naman natin. Sasaksakan natin kung makakapag-charge siya. Wala. Wala. So, wala din. Lahat ng port ayaw gumana. So, tabi natin to. Palpak to. Wala to. Ito naman yung isa. Ayan, dinalawa pa natin para yung dalawang estudyante natin. Tig-iisa sila. So, umiilaw yan. Yan. Try natin. Wala din. Kabila. So, lahat wala. Ayaw gumana lahat. Ayan. Hindi siya gumagana. Itong dalawa na to, hindi gumagana.
Susubukan natin yung isaksak dito direkta. Yan. Ayun, nakikita nyo. Nag-charge. Nag-indicate yung charge niya. Pero yung dito sa dalawa, wala. So, ibig sabihin, palpak to. Ayun, tingnan nyo maigi. Ayan. Para kapag umorder kayo ng mga ganitong USB hub 2.0, hindi kayo magkakamali. So, tandaan nyo itong itsura na to. Ayan. Hindi gumagana yan. Ayan. So, sasaulin natin to. At sana huwag kayong magkamaling bumili ng ganito. Para naman yung panahon na inuukol nyo dito, hindi masasayang. Pati yung pera nyo. Ito yung ating DVI HDMI. So, saka ko na siguro ititest to dahil kailangan nating paandarin muna yung computer. Ayan. Okay, so, isunod na muna natin tong adapter. Ayan. Itong adapter na to ay multi-output. Meron siyang naka-indicate dito na 12, 15, 16, 18, 19, 20 at 24 volts yung output niya. So, ito try natin kung gagana. Ito nga pala yung kasama niyang mga iba't ibang sizes ng plug. Okay, gumagana. Yan, meron siyang power. So, tatry natin sa 12 volts. Umpisa tayo sa 12. Tayo ng isa. So, dito yan. Sasaksak natin dito. Yan. Okay. Sukatin natin. 12. Change natin sa 15. Okay. 16. Medyo tumutunog siya sa 16. So, ibig sabihin may problema to sa loob. Ayan, tumutunog. Lipat natin sa 18. Nawala yung tunog. Tumahimik. 19. Okay, 20, 24, ayan, so gumagana siya, pero hindi ko alam kung magtatagal dahil nga napaka-substandard na kanyang mga wire, tapos, ayan, napakagaan, parang ano lang siya, parang hindi siya plastic, parang ano lang, parang cartoon, tapos iwan ko kung ano yung laman sa loob, so mahinang klase. Ayan. So, ayan. Yun lang yung may isi-share ko sa inyo ngayon. At sana may nakuha kayong aral dito sa pinagpo-purchase natin. At yung mga hindi gumagana dito ay babalik natin yan para naman ma-refund yung ating pera, yung ginastos natin. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat. God bless at bye-bye.